Yo, what's up mga idolo? So dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-unlock ang very high graphics at max FPS sa Call of Duty. So punta muna tayo sa settings. So ipapakita ko sa inyo yung current settings ko sa CODM. So dito, naka-high pa ako, naka-default settings pa. So i-unlock ko muna ang max graphics guys. Pagkatapos natin i-unlock, itry natin yung max FPS at saka high graphics settings at maglalaro tayo sa VR. So i-test natin guys kung kaya ba ng high graphics at max FPS sa VR gameplay. So itong device ko guys is Narzo 50, itong ginagamit ko ngayon sa video. Ang specs niya is Helio G96. Then nag-stay lang ako sa Android 11 guys kasi meron akong nabasa sa Android 12, marami daw bugs. Tapos ang mga default settings niya sa CODM tsaka sa MLBB is hanggang high FPS lang talaga yung kaya niya. Tapos naka medium graphics, yun lang. Wala siyang ultra guys, pati sa ML. So dito gusto kong mag-honest review dito kay Narzo. Pagdating sa ML, yung settings niya is naka default high FPS lang tsaka medium. Ang smooth niya talaga guys, ang smooth niya talaga guys pag sa ML. Pero sa CODM, yung main yung graphics niya is naka high lang, din medium graphics, medyo FPS drop talaga guys, parang ano pa sa FPS siya. Pero pag sa MP, smooth siya. Pero pagdating sa VR, medyo FPS drop talaga siya. Pero kaya ang ginagawa ko is na-unlock ko yung max FPS, so doon ko naramdaman yung na-feel ko yung smooth yung laro ko pag meron talaga yung max FPS. Iba talaga pag merong max FPS ang phone nyo. So balak. So ang payo ko sa inyo, pag bumili kayo ng phone na mga under 7K lang, so dapat mag-review na kayo sa YouTube. Mag-review kayo sa YouTube. Dapat merong max FPS yung CODM, kung mahilig kayo sa mga ganun, mga gameplay, CODM. Pero pagdating sa ML, yung mga ganun, mga MOBA, smooth siya. Pero pagdating sa mga CODM, mga ganyan, PUBG, medyo FPS drop talaga siya. So dito tapos na tayo mag-unlock max FPS. So silipin na natin sa settings. So dito meron na tayong max guys, max FPS at saka very high graphics. Pero ang nalalak niya lang is max FPS din high graphics. So ito lang kaya guys, ito lang yung kaya niya. Hindi siya malak sa very high graphics at saka max FPS. So ang pagkatapos nyo naman lock, pwede nyo nang i-exit itong floating icon. Exit nyo lang. Tapos dito maglalaro tayo ng gameplay ng naka high graphics at saka max FPS. So ito na guys, nasa VR gameplay na tayo. So honest review ko dito is kayang kaya niya talaga ng high, ng naka high graphics at saka max FPS. Smooth siya overall guys. So ang problema niya lang dito is after na kailang games like 2 or 3, nag overheat yung phone, umabot sa 45C si Narzo 50, which is ito talaga yung issue ni Narzo 50. Kaya ginagawa ko guys, dinamitan ko siya ng cooler para mababa yung temp niya. Kasi once na umiinit yung phone nyo, doon ang sisimula yung FPS drop eh, lalo na pag palobat na yung phone nyo. So mas malaga talaga yung guys yung bumili kayo ng cooler para iwas sira, masira din yung cellphone nyo. Sa mga naka low device 60Hz, sa tingin ko parang hindi kaya niya sa high, medium lang ata yung kaya niya guys. So dito nyo makita, so ganda ng graphics niya.
holographic decoys released. So awan dito lang mga idolo, so stay tuned lang tayo dahil marami pa tayong mga update sa paparating na video. So hintay tayo sa Max FS sa multiple account this coming season 5, baka pwede na. Kasi every 2 season bago mag-change yung ano, yung version ng code M. So nasa 1.6.38 pa tayo. Sa 39 baka okay na, sana okay na, kasi matagal-tagal na rin bumalik yung Max FS sa multiple account eh. Naging detect na ni Code M, pati yung main unlock guys, na-detect na rin niya. So okay guys, shoutout sa inyong lahat. Safe zone is collapsing. Trap deployed. Holographic decoys released. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.